Balita po ngayon, Sara Duterte muling tinakbuhan ang hearing ng NBI. Ayon sa balita para sa Bagong Pilipinas, Sara Duterte muling nagpakita ng kaduwagan matapos itong hindi humarap sa NBI probe kaugnay sa pahayag nitong ipapapatay niya si Pangulong Marcos. Imbis na harapin ang problema, ay mas piniling dumalo ni Sara sa party. Sabi naman sa People's Tonight, VP Sara, di dumalo sa NBI hearing dahil sa Thanksgiving. So, hindi din ako makapunta kasi unang-una na yan. Tapos pangalawa, meron kaming Thanksgiving ng mga activities sa December 11. At pangatlo, after yung Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City. Sabi ng legal counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paul Lim. Alam nyo kasi kung ayaw talaga, marami pong dahilan. At itong ipinapakita ni Sara Duterte, kaduwagan po talaga ito. Matapang lang siya kung siya ay humaharap sa press conference, sa mga interviews, sa media na ipinapakita niya na ang tapang-tapang niya. Yung mga speeches niya, yung mga salita niya, gusto niyong ipahiwatig sa mga Pilipino na napakatapang niya. Pero sa likod po ng lahat ng tapang na yan, sa mga nangyayaring hindi niya pagsipot sa mga hearing sa Quadcom, sa hearing sa NBI, ito po ay pagpapakita ng kaduwagan. Wala na po tayong pwedeng ibang itawag dyan. Napakadami niyang dahilan para hindi sumipot dyan sa mga hearings na yan. Bakit kaya? Isang dahilan kaya yung hindi siya binigyan ng advance questionnaire? Hindi po ba nung una siyang ipinatawag at hindi siya nakarating, humihingi po siya ng advance questions? Ano yun? Para maihanda niya yung kanya mga isasagot? At kung hindi siya pagbibigyan ng NBI, hindi siya sisipot? Eh hindi po siya pinagbigyan ng NBI. Hindi po nagpadala ng advance questionnaire ang NBI kay Sara Duterte. So isa kaya ito sa dahilan? Tapos kunyari sasabihin niya, Thanksgiving, Thanksgiving. Kung talagang matapang ka, haharap ka sa mga hearing na to. Huwag ka magtago sa mga press conference mo, sa mga speeches mo na parang pinapakita mo sa amin lahat na kayang-kaya mong paikutin ang batas, na kayang-kaya mong paikutin ang mga Pilipino. Dahil yan po sa ganang akin ang gustong ipakita ni Sara Duterte. That she is really above the law. That she can twist the law according to what she wants. Gusto niyang ipakita na what Sara wants, Sara gets. At ito ang ipinagmamalaki ng mga DDS, yung ganyang klaseng leader. Para sa mga DDS, ang tapang daw ni Sara Duterte. Yan ba ang sinasabi niyong matapang? Eh napakaduwag humarap sa mga dapat niyang kaharapin. So ano na po ba ang gagawin ng NBI? Dahil alam nyo, pinaglalaruan na po ni Sara Duterte ang mga government agencies natin. Akala niya kayang-kaya niyang paikutin ang batas. Akala niya habang buhay niyang mapapaikot ang isipan ng taong bayan. Not for long, Sara Duterte. Darating din ang araw mo na you just have to face the music whether you want it or not. Dahil para sa akin, sumusobra na po ang pagiging entitled ni Sara Duterte. Yes, halal ka ng bayan. So dapat isipin mo na meron kang responsibilidad sa taong bayan. At dahil ikaw ay nanalong Vice President, hindi ka lang sa mga supporters mo Vice President sa buong Pilipinas. Pero ano ang ipinapakita mo? Isang napakapangit na halimbawa para sa ating mga Pilipino. Ipinapakita ni Sara Duterte that it is okay not to follow rules. That it is okay not to follow the law. That it is okay to misuse government funds. That it is okay to swear and curse the president. And most especially, ipinapakita niya, it is okay to threaten the life of our president. Pero sa ipinapakita niya, matapang lang po talaga siya sa media. Pero hindi niya kayang harapin yung mga dapat niyang harapin. So bakit hindi na naman humarap si Sara Duterte ngayon? Dahil sigurado ako na hindi niya maipapaliwanag mabuti kung bakit niya pinagtangkaan ang buhay ng ating presidente. At dahil hindi siya pinagbigyan sa mga advanced question, natatakot siya na baka kung ano-ano ang itanong sa kanya na hindi niya alam kung ano isasagot. So, hindi siya humarap sa NBI hearing.
eh doon pa naman tatalakayin nila kung bakit siya nagbitaw ng pagbabanta sa ating presidente. Hindi siya makapagpaliwanag doon. Pero sa mga speeches na naman niya, sa mga presko na naman niya, nakakapagsalita siya. Dahil ayon po sa GMA News, Vice President Sara Duterte says she doesn't regret saying that she ordered someone to kill President Ferdinand Marcos Jr. if she herself gets killed. Sabi ni Sara Duterte, buti na alam nila na pag namatay ako, I will not die in vain. So ano ang gustong ipahihwating ni Sara Duterte? Na kung sakaling siya ay mapatay, ituturo ng kampo ni Sara Duterte na si President Bongbong Marcos at si Speaker Martin Romualdez ang may pakana? So kitang-kita po natin yung mind conditioning na ginagawa ni Sara Duterte. Ano ang kanyang prueba na balak siyang ipagurgur ni PBBM at ni Speaker Martin? Bakit hindi ka humarap sa NBI at doon mo sabihin yung kinatatakutan mo na ikaw ay balak ipapatay? Gusto mong isipin ng taong bayan na may pinaplano si President Bongbong Marcos sa buhay mo. At kung sakaling merong gumurgur sa'yo, walang ibang pwedeng sisihin kundi si President Bongbong Marcos. So akala ko ba, sabi niya, wala daw siyang ginawang pagbabanta sa buhay ni President Bongbong Marcos. O di lumabas din ang katotohanan na talagang nagbanta siya. Dahil ang sabi niya, hindi siya nagsisisi kung bakit niya sinabi yung pagbabantang yun sa buhay ni President Bongbong Marcos. Dahil sabi nga sa GMA News, Vice President Sara Duterte said she does not regret saying that she ordered someone to kill President Bongbong Marcos if she herself gets killed. So, talagang meron na siyang kinontrata. At kahit hindi niya mapatunayan na si President Bongbong Marcos o si Speaker Martin Romualdez ang may pakana dyan sa death threat niya, yun ang gusto niyang isaksak sa isipan ng taong bayan na may binabalak si PBBM at si Speaker Martin laban sa kanyang buhay. Kung tutuusin, ano ang mapapala ni PBBM kung ipapapatay si Sara Duterte? Alam niyo ang nasa isip ko? Gusto lang kasi nilang ipattern kay Ninoy Aquino na pinaslang si Ninoy Aquino at ibinunto ng sisi kay President Marcos Sr. Ganyan din ang gusto nilang gawin. Kung sakaling madedo itong si Sara Duterte, ang gusto nila ay isipin ng taong bayan na si President Bongbong Marcos ang gumawa nito. Sa dami ng security ni Sara Duterte, sino ang magtatangka na kitlin ang buhay ni VP Sara? Or baka naman maging inside job yan. Tapos isisisi nila kay President Bongbong. Everything is possible. Lahat gagawin ni Sara Duterte para magalit ang taong bayan sa ating Pangulo. Pero hindi po siya nagtatagumpay and never will. Kahit nakitang-kita natin na lahat ng ginagawa nito na ibinubuntun niya ang sisi kay President Bongbong Marcos at sa gobyerno nito, hindi po mapagtatakpan ang mga anomalyang ginawa ni Sara Duterte nung siya ay DepEd Secretary pa at ngayon sa Office of the Vice President. Kahit na ano pang gawin ni Sara Duterte ng pambubudol sa isipan ng taong bayan, hindi na po mabubura sa isipan ng sambayanan ang mga ginawa niyang kataksilan sa ating bayan. So hanggat hindi po ipinapaliwanag ni Sara Duterte, hindi po mabubura sa isipan nating lahat ang mga milagrong ginawa niya sa DepEd at sa OVP. At kung akala ni Sara Duterte, habang buhay niyang magagawa na paikutin ang batas, not for long. Because eventually, you just have to face the music. Tama na ang pag-iisip, Vice President Sara Duterte, na habang buhay mo kaming mapapaikot sa mga sinasabi mo. Kung meron kang mga katibayan, ipresenta mo sa NBI, ipresenta mo sa korte, at hindi yung salita ka lang na salita sa mga press con. Dilat na po ang isipan ng majority ng taong bayan kung anong klaseng vice president meron tayo. Isang vice president na gusto niyang ipakita sa atin na siya ay matapang, pero kabaliktaran po ang ating nasasaksihan dahil ang ating vice president ay nagpapakita ng kaduwagan. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny.
Diyos ti agnina.